Guys, maraming nilulutong trade ang Barangay Ginebra. Nabigo raw kasi ang Gin Kings na makasalta sa finals dito sa season 48. At dahil dyan, nagalit daw si Al Francis Chua, kaya patatalsikin na ang mga player na di nakadeliver. Samantala, sa Game 4 ay lumabas na ang tunay na karakter ng San Miguel Beermen. Maagang nambuli sa shaded lane si Junmar Fajardo upang itabla ang series sa 2-all. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel, at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, matapos kumalat sa social media na laos na raw si Junmar Fajardo dahil na-check ito ng rookie ng Meralco na si Brandon Bates, ay maaga itong nagpakitang gila sa pagsisimula ng Game 4 kagabi. Agad ipinaramdam ni The Kraken na sa All-Filipino Conference ay siya pa rin ang hari sa shaded area. Maaga siyang nagtrabaho para ibigay ang mensahe sa mga detractors, kabibigay lang sa akin ang award, nakakahiya naman sa inyo. Bago ang Game 4 ay iginawad kay Junmar Fajardo ang kanyang pansampung Best Player of the Conference Award. Unang possession pa lang, nakasil-in agad si Fajardo at pinuwersa ang kanyang bantay para sa isang easy layup. Unang babala sa mga Meralco bigmen na this time around, hindi nyo siya basta-basta mapipigilan. Sa Game 3 ay napusasa ng Meralco defense ang 7-time MVP. Umiscore lamang siya sa Game 3 ng 12 points, mababa sa standard ng isang Junmar Fajardo. Ngunit dito sa Game 4, ipinakita ni Junmar Fajardo na napaghandaan na niya ang depensang ibinabato sa kanya ng Meralco, especially si Brandon Bates, na ang sabi nga ay siyang X-factor kung bakit maganda ang kampanya ngayon ng Meralco Bolts. Maagang lumamang ang SMB at may isang yugtong umabot pa sa 14 points ang lamang nila sa Meralco, isang bagay na bihirang mangyari sa kasalukuyang final series. Sa naunang tatlong laro so far, madalas ay ang SMB ang naghahabol. Dito sa Game 4, maaga silang nagpakitang gilas. Ngunit pinatunayan din naman ng Meralco kaya nilang tapatan ang puwersa ng Beermen. Ang Bolts naman ang gumawa ng run at naidikit nilang score hanggang 2 points na lang ang kalamangan ng SMB. Nangyari ito habang nagpapahinga si Junmar Fajardo. Natuto na rin si George Gallant. Binigyan na niya ng sapat na pahinga ang kanilang star center. Nakita ng SMB coaching staff, dinudumina ni Brandon Bates Fajardo kapag pagod na ito. Pero kapag may sapat na pahinga ang 7-time MVP, sisiu pa rin dito kahit sinong defender ang ilagay ng Meralco. Matapos ang malamyang 12-point Game 3 production, dito sa Game 4 ay 28 points ang iminarka ni Fajardo kasama ang 13 rebounds. Unstoppable pa rin si Abay sa ilalim basta may sapat na pahinga. Pinalalim ni Coach George Gallant ang SMB bench sa pagtap kina power forward Vic Manuel at point guard Terrence Romeo, dalawang player na hindi nagamit sa unang tatlong laro. Mukhang nakita na ng SMB coach ang tamang adjustment para maibalik ang dating tikas at forma ng kanyang kupunan. Samantala, nakakarindi na ang paulit-ulit na chismis na maraming nilulutong trade ang Barangay Ginebra. Sa kabiguan ng Gin Kings na makasalta sa finals ngayong season, ay nagalit di umano si Al Francis Chua. Dahil maganda ang ipinapakitang performance ni Javi Gomez de Llano, ibinalita ng mga vlogger, kukuhanin na raw ito ng Barangay Ginebra. Gusto ko lang pong linawin, hindi ako kasama sa mga vlogger na gustong ibalik si Javi Gomez de Llano sa Ginebra. Ibang mga vlogger po ito. Ang Ginebra ang unang nag-drop kay Javi Gomez, ipinagpalit lamang ito kay Jeremiah Gray. At tingnan nyo naman, nasaan ngayon si Javi Gomez de Llano? Nagpaalam na po siya sa Tira Firma G para maglaro sa Japan B-League. Pinupunterya rin di umano ng Ginebra si Gio Halalon, kailangan daw ng Gin Kings ang isang legit na point guard. Totoo naman na isa iyon sa mga naging problema o kulang sa lineup ng mga mag-aalak. Hindi legit point guard si Scotty Thompson, kinumbert lang ito ni Coach Tim Cohn para ilagay sa 1, pero mas effective itong shooting guard o sa number 2 position. Kung sino-sino na ang dinala ng mga vlogger sa roster ng Ginebra, nakita nilang mahusay si Stephen Holt, gusto nila sa Ginebra na rin ito. Palibhasa'y nasa Tira Firma na kilalang farm team ng SMC.
Gusto rin nilang ilagay sa Hinebra si Huami Johnson. At heto pa mga idol, unang iblinag ng ilan dyan, punong-puno na raw si Alfrancis Chua kay Calvin Abueva, kaya papakawala na raw ito. Pero sabi rin nila, matapos ang ilang araw, kukuhanin daw ng Hinebra si Abueva. Bagay na bagay daw sa Gene Kings ang hustle play ng The Beast. Akala ko magalit si Alfrancis Chua, bakit dun pa ninyo dadalhin sa team na pinakamalapit sa puso ng Hinebra Team Governor? Anyway, wala po tayong kinalaman sa mga ganyang trade. Ang prinsipyo po ng channel na ito ay ibalita kung ano lamang yung totoo. Siguro ngay may nilulutong trade ang Barangay Hinebra, pero yun pong mga ganyang bagay ay isinisekreto muna ng team management. Maliba na lang kung ang source mo ay si Snow Badwa, hindi po agad lumulutang ang ganyang mga plano. Alam nyo naman po itong si Snow Badwa, may mga bubwit yan sa loob ng PBA. 99% po sa mga pasabog niyan ay nagkakatotoo, malayo sa pinagsusulat at pinagsasasabi ng kasamahan niyang sports columnist na US-based. Nalalapit na rin ang rookie draft. Mangyayari yan bago buksan ang panibagong PBA season. At malamang sa malamang, makaka-apekto rin ito sa mga trade na gagawin ng Barangay Hinebra kung mayroon man. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Ethel Lopez. Sana nga mabalik si Arvin Tolentino. Sana. Sa iyo rin, Rosemary Juan at kay Via, happy watching. Sa iyo rin, Virgilio Martinez. Oo, babalik na si Justin Brownlee. Sa iyo rin, Carlos Kayanan, kabayan, shout out sa iyo. Josie Casilao, shout out din sa iyo. Malapit na nating makita si Justin Noy P. Benjamin Hapayan, sigurado yan. At sa iyo rin, Nini Briones, baka sakali, ewan lang natin. At saka sa iyo, Yusel Francisco. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.